po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ngayon po, gusto ko lang po i-share sa mga nagtatanong kung paano ko po nakilala si Red. At ano po bang meron si Red? Bakit ko po pinasok yan? Marami po kasing nagtatanong sa akin kung ano po bang meron si Red. Pero sa hirap po ng sitwasyon ngayon, hindi po namin kayo mapuntahan para sa free na product presentation namin sa Red. Kasi nung hindi pa po nagsisimula ang pandemic, pumupunta po kami sa mga barangay, sa mga lugar na alam namin na welcome kami, para i-share po ang napakagandang good news na hatid po ng Rising Era Dynasty. So, ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano ko po siya nakilala. So, ayun nga po, yung by the way, ako nga pala si Robilyn Mina Hobiera. So, nakilala ko po yung yung Red or Rising Era Dynasty through Facebook lang po, kasi yan po yung uso ngayon eh. At yan yung patok na patok ngayon. Ngayon, nakilala ko po siya dahil po sa mga alaga naming baboy. So, meron po kaming maliit na baboyan. So, meron po kasi yung time na na-encounter namin yung yung mga problema sa baboyan namin gaya ng skin allergy ng mga baboy namin. So, naghanap po talaga ako ng mga probiotics na pwede namin gamitin para masolusyonan po yung na-encounter naming problema sa baboyan. So, dahil po kay Faith. So, bago ko po simulan yung napakagandang good news ng Rising Era Dynasty, gusto ko manang magpasalamat sa taong naging way para maging bahagi ako, na walang iba kundi si Ma'am Gina ako. Pero sa inyo, nakilala ko po si Red. Ngayon po, yun nga po, yung company natin, Red or Rising Era Dynasty, na matatagpuan po sa Ortigas, Pasig City. Baka magawi po kayo doon sa 11th floor, Suit 1118 Burgundy Empire Tower po. Doon po siya matatagpuan, yung main office po natin. So, pinapakilala ko rin po sa inyo yung napakabuti natin, yung ating president na walang iba kundi si Mr. Red Era. BLSU, College of St. Benilde. Nagtapos po siya sa kurso na Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Institution Management. So, siya po yung ating president. Isa po siyang napakabuting tao at napaka-humble. So, gusto ko lang pong i-share or sagutin yung mga nagtatanong po sa akin. Tinatanong po kasi nila kung ano nga bang meron. Wow! Ito yung napili ko. Actually po, napaka-negative ko po talaga sa mga kung ano-anong inaalok sa akin na mga products. Wala po kasi akong hilig sa mga ganyan. Kasi dahil sa mga naririnig ko na maraming scammers, yan, kaya negative po ako sa mga bagay-bagay na mga inaalok sa online lang. Pero dahil po sa sa mga nakita kong post ni Ma'am Gina about sa product ng Rising Era Dynasty, grabe, dun po parang kinalimutan ko muna yung kinalimutan ko muna po yung pagiging negative ko, kasi gusto ko pong i-try. Nakita ko kasi na siya organic siya, natural, kaya sabi ko kung na-try ko nga yung dati yung mga gamot na synthetic na nabibili sa mga butika, ito organic naman, sabi ko, so sigurado na safe
safe siya i-try. Kaya yun po na nag-decide po ako na mag-try ng product ng pang-livestock. Kasi grabe talaga po yung stress na nakita ko po talaga sa mga inahin namin, sa mga skin nila. Sa skin nila, grabe. Parang ano ba yun? Yung parang kagat ng lamok na madami, sobrang dami. Nakakaawa po yung inahin. Kaya, ayan po, nag-try po ako. Ito po yung yung product na una kong trinay, una kong sinubukan sa Rising Era Dynasty. Ito po yung Grand Humidex. Ang Grand Humidex po kasi, isa siyang natural na supplements po para sa lahat ng klase ng kahayupan. Pwede po siya sa baboy, manok, kambing, kalabaw, baka, pugo, lahat po ng klase ng hayop. So, ang nagustuhan ko po kasi dito, meron na po siyang meron siyang antibacterial. So, kung sa mga kagaya ko na hagraiser, alam naman po natin na napakamahal po ng mga antibiotics at kung iba pang at kung ano-ano pang gamot. Kaya napakaganda po kasi simula nung gumamit kami nito, gumamit kami ng Grand Humibet, nabawasan po yung paggamit namin ng mga ng antibiotics at any injectables na mga gamot. Kasi isa pa kasi sa na-encounter ko na problema sa piggery namin, sa baboyan namin, yung pagtatai ng mga biik. Grabe yun yung lalo na pag bagong walay pa lang sila. Maganda yung katawan nila bago sila iwalay. Pero pagkalipas ng mga ilang araw, nanghihina sila kasi nagtatai. So, ang kagandahan nito, pinapalakas niya yung immune system ng ating mga alaga para maiwasan yung pagtatae. Pagtatae, pagkakasakit at panghihina ng mga biik natin. Napakaganda po kasi yung naobserbahan ko na napakagandang nangyari sa baboyan namin simula gumagamit kami ng Grand Humibet. Napakabilis po na napakabilis po nilang lumaki. At saka yung mga biik po namin, pare-parehas po yung yung sizes nila. Wow! Po yung mortality. Kasi dati syempre pag nagtai sila, humina na yung resistensya ng katawan nila. Kaya ayun po, kahit injikan mo sila ng gamot, lalaki man sila, gagaling, pero ang pangit po ng katawan ng biik. Nagiging nagiging malnourished na. So, nagiging bansot. So, ayun nga po yung nakita ko dito na napakaganda. Napakaganda na nagawa ng Grand Humibet sa baboyan namin. Sa mga biik na nabawasan po, na-lessen po yung mortality namin. Paglaki nila, at saka isa pa, napakabilis po yung maghilom yung sugat nila pag halimbawa na sugatan, kasi hindi maiwasan na masugatan yung mga biik minsan pag nagtakbuhan sila or naglaro or na nabunggo sila sa gilid ng kulungan nila, nagkakaroon sila ng sugat. Pero ang napakaganda po nito kasi meron siyang antibacterial. So, nakakatulong siya para madaling maghilom po yung sugat ng ating mga alaga. Hindi lang yan. Kung sa aso naman, na-experience ko din kasi sa may galis na aso namin. So, ganun po yung epekto nito, yung Grand Humibet natin. Kasi, ito po kasi, ang isa pa sa nagustuhan ko dito, simula nung gumagamit kami nito, pinapainom namin yung mga baboy namin, na-lessen po yung odor. Kasi yun yung number one na problema natin minsan, kaya tayo nire-reklama ng ibang tao,
dahil sa mabahong amoy ng ating mga alaga. So, sa tulong po ni Grand Humibet, 70% yung mawawala na amoy sa ating mga, sa ating lobuyan. So, ibig sabihin, kasi hindi ko naman masasabi na 100% kasi yung amoy po talaga ng baboy is andun na. So, andun pa rin po yung 30% na amoy talaga ng baboy. Pero yung sa baho ng dungi nila, nababawasan po talaga siya ng 70%. So, ganun po kaganda yung Grand Humibet natin. Kaya, subukan nyo po. Hindi po kayo magsisisi. Kasi, nalesen na po yung gastusin natin sa mga binibili nating mga gamot. Nakakatulong pa ito sa ating na mga hog raisers, mga raisers na makapag-dispose ng maaga. Kasi sa sobrang mahal po ng feeds na nakoconsume natin, tapos pag nag-dispose tayo, magaan yung baboy, ang bigat po nun sa bulsa. Kaya subukan nyo po yung Grand Humibet natin. Napakaganda po nito. Hindi lang sa baboyan, kundi sa lahat po ng klase ng hayop na inaalagaan po natin. So, paano po ba siya gamitin? Kasi yun po yung kadalasang tinatanong sa akin. Ito po yung isang pack ng Grand Humibet. Is mimix na po siya sa 200 liters of water. or kung ano naman, kung gusto niya siyang, kung konti lang po yung papainumin natin or papainumin, pwede po yung dalawang kutsarita in 16 liters of water or isang timba. Ayun po. At sa mga nagtatanong din po kung may expiration ba to, wala po siyang expiration. Kaya kahit ma-stock po siya ng matagal, okay lang po yun. Basta wag lang po natin expose sa araw. Ayun po. So, kung sa feeds naman, pwede rin po siyang ihalo sa feeds. Yung isang pack na ganito is ihahalo po siya sa apat na sako ng feeds. Na, yung 50 kilograms na sako ng feeds. Any brand po ng feeds yun. Kaya, subukan nyo po yung Grand Humibet natin.